if Duterte moves himself, will be the so dapat mangkat. Tingnan niya. Breaking. Philippine lags highest in single day. Jump in COVID-19 cases at 6,352. Lalong dumami. Then sabi dito mga kababayan sa Manila Times, the Philippines was poised to dislodge Indonesia as the pandemic hotspot in Southeast Asia on Tuesday as the country lagged 6,352 new cases of the coronavirus disease, the highest in the single day tally. The country now has 112,593 total cases. 44,429 of these active. Indonesia topped the COVID-19 count in Asia for months. Had 113,134 virus cases according to Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center. O, kita ninyo. Ang tagabilang po dyan, John Hopkins. Sila yung nagsagawa ng simulation. Kung ano ang nangyayari sa ngayon po, it is based on their projection, their simulation. Kaya nga po, ang sabi ko, itong situation natin po sa COVID, lalala po ito kasi sa simulation po, malala. Malala po. Alam niyo kung hindi pa sila nangangalahati sa simulation. Sa simulation po, they're expecting 65 million deaths all throughout the world. Ilan pa lang ngayon? Sa bagay, 5 months pa lang po. 18 months yung simulation po. So expect for the worst in the coming days, mga kababayan. Bakit? Doon ang direksyon natin. Papunta doon. You see? Ngayon, paano tayo hindi makapunta doon? The only solution po is to about face. Only that, this government will not do that. Kasi yung gobyerno natin is so convinced by the pandemic that this pandemic is a real pandemic. Hindi alam ng ating gobyerno that this is a pandemic, a pandemonic. It has a political agenda. Hindi alam. At least that is my presumption. Pero kung alam, lalong malala. Ang ibig sabihin po noon, kung alam ng ating gobyerno that there is a political agenda, ang ating gobyerno is a participant. Yun ang ibig sabihin noon. But I presume hindi alam niya. Para magaan po sa aking pakiramdam, i-assume ko na lang po na hindi nila alam that this COVID pandemic has a political agenda. More than the health problem, it has a political agenda. So, as it is, you know, on high speed na tayo sa implementation, ano niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo nito
pwede daw anya na ma-reverse ito? Sana. Sana ma-reverse pa natin. At least, kaya nga po ako, hindi ako tumitigil. Sabi ko, baka kung hindi ma-reverse, ma-delay man lang natin. Pag hindi natin ito na-delay, mga kababayan, ito na. Nakakalungkot. Ang future natin po hindi maganda. At least the immediate future. The distant future, maganda. Napakaganda. It is a new world, mga kababayan. But the only way that you can enter into the new world, you have to understand. You have to learn the ABC of salvation. A, admit that you are a sinner. B, believe that Christ died, buried, and rose again from the dead. And C, call upon His name. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Yun na lang po ang pwede nating gawin. And it is, you know, the most safe route or destination na pwede nating puntahan. Because in the, you know, in the world that is being designed by these people for us, napakasamang, isang bangungot. Sabi ko sa inyo, isa pong bangungot. And in fact, itong pinagdadaanan natin, parte pa lang ng kanilang parte pa lang. Napakahirap na ngayon, di ba? Kung sa Bicol, dugay na po. So, mga kababayan, as I cannot change the course of history, ang ginagawa ko na lang po is to tell you, to warn you. Wala man tayong kapangyarihan na baguhin ang situation. Wala tayo. So, we rely on the power of our Lord Jesus Christ and the power of the Holy Spirit, mga kababayan, to, you know, enlighten our leaders, especially our president, to change course. Because kung hindi siya mag-change course, mga kababayan, brace for the worst. Kasi nga po, sa simulation, 65 million, they're expecting 65 million deaths from this COVID. Yan, bigos sa inyo. Okay na yan? Baka may takutan po kayo. Tingnan ninyo, ginu-quote nila dito. According to Johns Hopkins University. Uy, may ano? May pahabol. Pambili po ng salabat. Leonardo Blue Jr. $4.99. Ay, maraming salamat. May pangbili na tayo ng salamat.